A blessed morning, everyone. Welcome to our morning daily devotional. For this morning, our key verse for this morning is in the book of 2 Timothy, chapter 2, verse 1 to 4. Babasahin ko po sa Tagalog. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Verse 2, ituro mo sa mapapagkatiwala ang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. In verse 3, magibahagi ka sa paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. And in verse 4, dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Praise be the name of the Lord upon reading in His Word. So makikita po natin in this verse, ito po'y paalaala ni Apostol Pablo kay Timoteo para maging isang mabuting tagasunod ng Diyos. Atin pong makikita sa verse 1, pinalalahanan po ni Apostol Pablo si Timoteo na sabi niyang magpakatatag siya sa tulong ng ating Diyos. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo na magpakatatag si Timoteo? Kasi po alam ni Pablo na hindi biro ang isang pagiging lingkod ng Diyos. At sa verse 2, ang kanyang paalaala, sabi niya po, kung ano daw ang natutunan niya kay Pablo ay kanya rin itong ituro sa mga mapapagkatiwalaang tao. Ang ibig lamang pong sabihin na meron po talaga tayong mga panawagan bilang lingkod ng Diyos na dapat nating gampanan. Kagaya po ng paalaala ni Pablo. At dito po, makikita natin ang paghahalintulad ni Apostol Pablo na tayo ay gaya ng isang kawal o sundalo ng Diyos. Na mababasa po natin sa verse 3 and verse 4. Titignan po natin, ano po ba ang katangian ng isang kawal o sundalo ng Diyos na pwede nating gayahin bilang isang mabuting lingkod ng Diyos? Meron po akong dito nga mangilang common characteristics of a reliable soldier of Christ. First, na nakita ko pong dapat nating gayahin bilang reliable soldier of Christ na katangian is discipline. Pag sinabi pong discipline, ang ibig sabihin, sabi ni Maring Miriam, a way of behaving that shows a willingness to obey the rules or orders. In short, pag sinabi pong discipline, you are consistent on what you are doing. Ibig pong sabihin, you will not be a reliable soldier of Christ if you don't have discipline. Kaya nga po, ang word na disciple ay galing sa salitang discipline. Same as a soldier. Ang mga sundalo po, early morning, they will wake up early and they will do their daily routine. Ano po yung ginagawa nila? Yung nag-exercise, talagang dumadaan po talaga sila sa matinding pagsasanay. Tayo kaya bilang sundalo o kawal ng Panginoon, do we wake up early just to seek God? Ginagawa kaya ba natin ang ating devotion consistently? Or hanggang ngayon, nagde-devotion tayo parang laging nag-exam, one seat apart? A reliable soldier undergo into a strict training to be disciplined. And discipline does not come overnight. It is a matter of practice. Ang mga sundalo, katakot-takot na training o pagsasanay bago sila nagkakaroon ng disiplina sa kanilang katawan. Kagaya po sa atin, as a reliable soldier of Christ, daraan po tayo sa matinding training at meron pong itinalaga ang Diyos na pastor at mga life guide na magsisilbi sa ating commanding officer. Sila po yung tatayo, sila po yung bahalang magtuturo sa atin, magtutuwid sa atin, at magdidisiplina sa ating mga buhay. Kaya po sabi ng Proverbs chapter 10 verse 17, whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Kaya po, disiplina ang kailangan
para sa ikalalago ng simbahan. Second characteristics po na pwede natin gayahin to become a reliable soldier of Christ, dapat po tayo ay faithful. Pag sinabi pong faithful, you are having or showing a true and constant support or loyalty. Pag sinabi pong faithful sa Tagalog, tayo ay matapat. Matapat na sundalo o kawal ng Panginoon. Meron pong isang man of God na inangan ko. Sobrang napaka-faithful niya po sa kanyang kasamang man of God. Ito po yung kanyang sinabing, I am willing to catch a bullet for this man. Yun po yung kanyang declaration. Yung pong tipong kaya niyang ibigay pati ang kanyang sariling buhay para lang sa kanyang man of God. Yung pong tipong iniwan ka na ng lahat, pero yan, dahil faithful, di yan basta-basta nang iiwan. Hindi ipagpapalit si Lord sa kahit sino pang dumating na maganda o gwapo. Di yan basta-basta bumibigay. Di ipagpapalit ang devotion sa pag-i-FP, sa panonood ng TV, sa paglalaro ng ML o sa pagtulog. Sa sobrang faithful, inuuna ang devotion bago ang lahat ng bagay. Tandaan po natin na sa pamamagitan ng ating mga priority ay dun makikita ang ating mga katapatan. Because the level of our priority in serving God will determine the level of our faithfulness unto Him. Hallelujah. And number three po, third characteristics na dapat magaya natin, dapat meron tayong focus. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 4, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Kapag po sinabing nakapokus ka, ang isang reliable soldiers of Christ kasi is always focused because a good soldier does not allow himself to be distracted from his mission. Lagi yang nakaremain focus on the job on hand. Kaya nga po, a soldier's safety, it depends on how focused he is on his duty. Same as true being a reliable soldiers of Christ. If we will not remain focused on our spiritual journey, dahan-dahan lalamunin tayo ng ating kalaban. Kaya nga po sabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Same as a reliable soldiers of Christ, if we will not remain focused sa ating panawagan, little by little, the devil will destroy us. Always bear in mind that we have an enemy and we must understand that every day is a battle. Kaya po, we need to be focused on God and His Word para magawa natin ang kanyang kalooban. And lastly po, last characteristics of a reliable soldiers of Christ is being obedient. Dapat po, we must know how to obey and follow order. Because a good soldier will always obey orders. And a disobedient soldier will not listen to the authority. Kaya po, being a reliable soldiers of Christ, obedient is a must. Kaya po, lagi nating sinasabi, we love you, Lord, and yet we don't follow the voice of our leader or life guide. Walang magagawa ang Diyos para baguhin ang ating mga buhay. Kaya po, ang taong ayaw sumunod at matigas ang ulo, kailanman, napakahirap yang mabago. Kaya po, hindi mababago ang ating mga buhay hanggat hindi tayo sumusuko, hanggat hindi natin sinuko ng todo sa Panginoon ang buhay natin. Kaya po, as a soldiers of Christ, merong itinalaga ang Diyos na mga life guide natin. At dito, makikita, if we really have the spirit of obedience and submission. Because the level of our maturity determines the level of our obedience and submission to the authority. And in my ending po, God is reminding us that we need to be a reliable soldier of Christ. And as a proof po, being a reliable soldier of Christ, ano po ba yung proof natin para tayo makita na
tayo nga ba ay reliable soldiers of Christ? We need to make our leader or life guide a better leader or a better life guide. Yung pong tipong dahil sa atin, mapapagaan, mapapadali ang kanilang paglilingkod. Hindi po tayo mabiging pabigat, kundi kasama po tayo at katulong para lalong mapalago ang kaharian ng Diyos. And pangalawa po, proof of being a reliable soldiers of Christ, we need to always pray, respect, and honor our life guide or our leader, and most especially, our pastor. Kaya po, let us learn to appreciate and value our man of God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy ka naming pinupuri, pinaparangalan, sinasamba. Salamat po sa iyong mayamang salita na aming narinig. Andalain ko po, Panginoon, na ang bawat nakarinig ng iyong salita, ito'y maitatanim sa aming mga puso at ito'y aming maia-apply sa aming pang-araw-araw na buhay na siyang magpapabago nito. At patuloy kami, Panginoon, magiging wangis mo. Maraming salamat po, Panginoon, patuloy ko pinagpapala ang bawat nakikinig sa umagang ito na anuman ang kanilang pangangailangan ay iyong ipagkakaloob at kailanman hindi sila magkukulangan ng anumang mabuting bagay. Salamat po sa iyong pag-iingat, sa iyong proteksyon. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Kayo lamang po ang patuloy na mapurihan, maparangalan sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.